ng Panginoong Hesus. Ito ang gumagabay at naghahanda sa atin upang ipagdiwang ang Kapaskuhan ng pag-alala naman sa pagsilang Hesus sa pilingan sa katauhan. Binubuksan din natin ang Adbyento ang ating isipan upang paghandaan ang maluwalhating pagbabalik ni Kristo sa katapusan ng panahon. Maging handa nawa tayo sa muling pagdating ng ating Panginoon upang buong galak natin siyang patuloyin sa ating puso. Ang ating pong pagdiriwang sa gabi na ito ay pangungunahan ni Reverend Father Marlon Magdosa, OFM Kapuchin. Ang lahat po ay magsitayo at mag-isa sa pagdiriwang. Masigla po natin awitin ang pangungunahan na awit. Dakilang Ama, sa pagsisimula ng aming paglalakbay ngayong panahon ng Adbyento, sinisindihan namin itong kandila ng pag-asa. Pagkalooban mo kami ng sigasig na umasa. Umasa sa iyong presensya, umasa sa iyong kapayapaan, at umaasa sa iyong pangako. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng Panginoon ay sumayin yung lahat. Sa pagdiriwang natin ng unang linggo ng Adbyento, mga kapatid, sinimsimulan natin ang panibagong taon ng Liturhiya. Ang Adbyento ay nangangahulugan ng pagdating ng Panginoong Hesus. Ito ang gumagabay at naghahanda sa atin upang ipagdiwang ang Kapaskuhan ng pag-alala naman sa pagsilang ni Hesus sa pilingan ng sangkatauhan. Binuksan din ng Adbyento ang ating isipan upang paghandaan ang maluwalhating pagbabalik ni Kristo Hesus sa katapusan ng panahon, o tinatawag nating parusiya. Maging nahanda nawa tayo sa muling pagdating ng ating Panginoon upang galak natin siyang patuloyin sa ating mga puso. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Dubating na tagapaganyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamamagitan kami, Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, bigyan mo kami ng panindigang tumahak sa landas ng kabutihan. Sa pagdating ni Kristo, makasalubong nawa kaming may mabuting gawa upang kapiling niya sa gawing kanan, kami ay makapisan sa iyong pinaghaharian. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Lahat po ay magsiyupo. Pakinggan po natin ang salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, inahahayag ni Isaías ang marugdong na paghihintay ng Israel sa pagdating ng Panginoon.
Buksan mo ang langit at ika'y bumaba sa mundong ibabaw. Sa panahon ng Adviento, ganito rin dapat ang ating nararamdaman. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ikaw lamang, Panginoon, ang aming pag-asa at amang aasahan. Tami, ikaw lamang yaong nagliligtas nitong aming buhay. Bakit ba, Panginoon, kami tinulutang maligaw ng landas at ang puso namin iyong pinayaan na maging matigas? Balikan mo kami, iyong kaawaan, ang mga lingkod mo na tanging iyo lamang. Buksan mo ang langit at ika'y bumaba sa mundong ibabaw at ang mga bundok kapag nakita kay magsisipangatal. Wala pang narinig na Diyos na tulad mo. Wala pang nakita ang sinumang tao, pagkat ikaw lamang ang Diyos na tumulong sa mga lingkod mo na buong tiwalang nananalig sa iyo. Iyong tinanggap ang nagsisikap sa mabuting gawa at ang iyong aral at mga tuntunin ang ginugunita. Nagagalit ka na ituloy pa rin kami sa pagkakasala. Ang ginawa namin talagang masama, buhat pa ng una. Ang lahat sa amin pawang nagkasala, ang aming katulad, kahit anong gawin ay duming di hamak. Ang nakakawangki ng sinapit namin, mga dahong lagas sa simoy ng hangin, tinatangay ito at ipinapalipad. Wala kahit isang dumulog sa iyo upang dumalangin. Wala kahit isang lumapit sa iyo na tulong ay hingin. Kaya naman dahil sa aming salay, hindi mo kami pinansin. Gayunpaman, Panginoon, aming nalalamang ikay aming Ama. Kami parang luwad at ikaw ang magpapalayo. Ikaw ang lumikha sa amin, Panginoon, at wala nang iba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang ating pong itutugon ay, akitin mo kong mahal, iligtas kami ng lawan. Akitin mo kong mahal, iligtas kami ng lawan. Pastol ng Israel, kami ay pakinggan. Mula sa trono mong may mga kerubin, kami ay tulungan. Sa taglay mong lakas, kami ay iligtas at tubusin sa hirap. Tugon. Akitin mo po, mahal, iligtas kami ang lawan. Ika'y manumbalik o Diyos na dakila, pagmasdan mo kami mula sa itaas, at ang punong ito'y muling pagyamanin at iyong iligtas. Lumapit ka sana, ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong iligtas, yaong punong iyon na pinalago mo't iyong pinalakas. Tugon. Akitin mo po, mahal, iligtas kami ang lawan. Ang lingkod mong mahal ay iyong ingatan. Yamang hinirang mo ay iyong ipagsanggalang. Iyong palakasin bilang isang bansang kapangyarihan. At kung magkagayon, magbabalik kami, di na magtataksil sa iyo kailanman. Kami pagpasiglahit, aming pupurihin ang iyong pangalan. Tugon. Akitin mo po, mahal, iligtas kami ang lawan. Sa ikalawang pagbasa, nananawagan si San Pablo sa mga taga-Korinto na matinding matatag sa pananalig sa Diyos hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. Napapanahon ang panawagan ni San Pablo ngayon, masaya tayong naghihintay sa pagdating ng Panginoon, ang berbong nagkatawang tao. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Lagi ako nagpapasalamat sa Diyos dahil sa mga pagpapala niya sa inyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sapagkat sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, kayo'y umunlad sa lahat ng paraan, maging sa pananalita at kaalaman. Ang katotohanang ipinangaral namin tungkol kay Kristo ay malinaw na nakikita sa inyo, anupat hindi kayo nagkulang sa anumang kaloob na espiritual habang inihintay ninyong mahayag ang ating Panginoong Hesukristo.
Kayo'y aalalayan niya hanggang sa wakas upang matagpuan kayong walang kapintasan sa araw ng ating Panginoong Jesucristo. Tapat ang Diyos na tumawag sa inyo upang kayo'y makipag-isa sa kanyang anak na si Jesucristo ang ating Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang lahat po ay magsitayo ang magigalang sa mabuting balita. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Mag-ingat kayo at maging handa, sapagkat hindi ninyo alam kung kailan ang takdang oras. Katulad nito ay isang taong umalis upang maglakbay sa malayong lupain. Ipinamamahala ang kanyang tahanan sa mga alipin, nabinigyan ng kanya-kanyang gawain, at inuutusan ang bantay pinto, na maging laging handa sa kanyang pagdating. Gayon din naman, maging handa kayong lagi sapagkat hindi ninyo alam kung kailan darating ang puno ng sambahayan. Maaring sa pagdilim, sa hating gabi, sa madaling araw, o kaya sa umaga. Baka sa kanyang biglang pagdating ay maratnang kayong natutulog. Ang sinasabi ko sa inyo ay sinasabi ko sa lahat. Maging handa kayo." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Tinupulit ka namin, Panginoong Jesucristo, ang lahat po ay magsigil. Magandang gabi po sa ating lahat. Way back 2005, ako po ay na-assign sa sino pong taga Quezon Province dito? Nacar. Quezon Province, Nacar. Pero malapit. Alam ninyo, siguro yung nangyari noon. Na kung saan, bagyo. Nakalimutan ko anong pangalan ng bagyo na yun. Pero pinadala po ako doon para makipamuhay sa mga kasalanta. Isang foster father ko na nagkwento sa buhay niya dahil hindi niya inaasahan ang trahedya na yun. Napakalaking kahoy, mga truso sa itaas. Although hindi na maramdaman ang lakas ng hangin dahil sira madre, takip. Pero yung hangin at saka ulan, yung hangin na may dalang ulan na rumaragasa galing sa itaas, yung mga truso bumababa. Kaya lahat ng mga truso ay nandoon sa dagat. Walang mga isda dahil sira ang mga corals. Kapag nagpapaandar ng pambot, gamit yung pambot, ay hindi na pinapaandar, sinasagwan na lang po yun. Inikwento niya sa akin yung naranasan niya dahil yung pinakamataas na niyo, kalahati noon, lagpas ang tubig. Ganun kataas. Napadasal siya ng wala sa oras at napadasal siya ng hindi pa niya nadasal ng mga dasal, mga santos na hindi niya alam kung sino yung mga nabanggit niya. Namatay ang kanyang asawa at mga anak at siya lang ang nabuhay. Sabi niya, "Hindi ko inaasahan yun, brother Pamunan. At hindi ako handa sa ganitong sitwasyon. Kahit naman handa, darating at darating. Hindi niya inaasahan
At hindi din talaga niya iniisip na ganun ang klaseng trahedya na kanyang maranasan. Ganun din sa nangyari na kung saan meron ding balita. Alam naman ninyo siguro kung anong nangyari sa Marawi, sa Misyo. No? Hindi din yun inasahan. Yung lindon, hindi din yun inasahan. No? Lalo na akong nakita doon sa Facebook na kung saan gabi na tapos Bisaya, luwasami, luwasami, Ginoo, luwasami, luwasami. No, alam niyo sa Tagalog, iligtas mo kami, Panginoon, iligtas. Pero, doon sa table, isang bucket ng beer. Okay? Hindi inasahan na darating yun. Naghahanda. Hindi, wala nakakalam eh. Ating gabi ba? Madaling araw? O magpagagabi? O sa umaga? Hindi alam. No? Yung sa Emisio, sa Marawi, sila ba hindi handa? Handang-handa. Dahil papasok sa misa at nagbibisa. Communion of the Saints, Catholic Church. The highest worship of all the worship is the Eucharistic celebration. Masakit sa atin tingnan, nakakabahala, nakakalungkot, nakakainis, nakakagalit. Pero, anong sabi ng CBCP? The blood of the martyrs ay mas lalo pang dumadami ang mga Kristiyano dahil sila yung witness no? Sa pananampalataya. Ay, mapalad. Oh. Merong handa, merong hindi, naging handa. Ang pinapatukulan dito, sa oras na ito, tayo ngayon. Naging handa ba kayo ng hiwalayan ng kahden? Baka hindi pa chapter close sa inyo at umaasa pa kayong magbabalikan. Hindi din natin alam, no? Mga artista. O, diba? Pero walang nag-iisip na maghiwalay. 11 years ba naman? O kaya sa inyong relasyon, ilang taon lang ba? Every year. Kayo din naman. Wala ako sa inyo. Na? Chapter close. Apiktado tayo. Totoo hindi? O hindi kayo apiktado? At may epekto sa mga pangyayari. Sana ganun din ang naramdaman, naranasan natin yung katapusan ng Cycle A, Year 1. Na sana apektado din tayo na may epekto sa atin yung mga pagbasa dahil ito ngayon ay karugtong year to cycle B dahil mayroong cycle A, B, and C year 1 and 2 yan po yung ibinigay sa atin dahil ang gospel niyan is more on of Easter dito year 1 A, B, C Mark, Luke and Matthew. Okay? So dito, napapaloob po yung buhay natin. Ginagabayan po tayo ng Diyos. Lagi tayong handa. Lagi tayong inihanda ng Diyos. Pero yung mga isipan natin, kalooban, ating mga adikain ay hindi sa Kanya. Totally 100%. Meron siguro mga 5% lang. Ganon. Bakit? Dahil nakatuon po tayo sa kung ano po yung nakikita natin. Okay? Ano po bang ibig pakasabihin ng paghahanda? Pag sinasabi natin Advento mga kapatid, Adventus in Latin, in English, Advent, there is someone to come. Pagdating, mayroong darating. Sino ang darating? Walang iba kundi si Jesus. Ang unang Pasko, way back 2023, tapos na. Dumating na si Jesus. Unang pagdating, unang advent, nangyari na. Ang pangalawang advento, yung sinasabihan po tayong maging handa kayo lagi, ay wala pa. Ano po yun? Yung second coming, parusiya. No? Mga mamaya, matatakot na naman kayo. Dahil sa mayroong mga pangyayari na
Ang sabi ng karamihan ay, hindi na natin maintindihan ang mundo. Hindi na talaga may spilling ang mundo. Dahil kakaiba na, kaliwat kanan na, magulo. Tapos mayroon pang mga virus, mayroon pang mga natural calamities, mayroon pang mga gira. Anong ibig pakasabihin po nito? Bakit? Dahil ang tao nakatuon lamang sa paghahanda ng espiritual na kasiyahan. Ang pagtutuon po natin, ang tingin po natin sa Advento, ay Advento na kung saan, yun lang ang pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Ito po yung branch, mga kapatid. Ito po yung sandwich. Ang unang Advento ay 2023. Ang parusiya, si kankami na Advent ay wala pa. Pero nandito po tayo sa kalagitnaan. Kaya ibinibigay sa atin ang simbahan para sundan ang turo ni Kristo at maintindihan natin ang ating buhay. Kaya sinisilihan natin ang Advent 3 na kung saan nawala ng pag-asa yung mga Israelita nung hindi pa dumating si Kristo dahil matagal ang panahon na kung saan wala silang hari, humihingi sila ng hari. After kay Solomon, wala ng hari. After kay David, tapos kay Solomon, anak ni David, wala ng hari. Hanggang sa dumating ang tunay na hari, pero hindi pa rin nila ni-recognize. Kaya madilim ang mundo, nawalan sila ng pag-asa. Mahaba ang kadiliman. Kaya sinisindihan ang unang kandila ng pag-asa na si Kristo na darating. Kaya yan ang unang Advento. Kaya sinusundan po ng simbahan po ito para makita natin dahil tayo po ay mga bagong nilalang na kung saan yung nauna sa atin ay namatay na at tayo'y sumusunod. Pero yung kaalaman nila ay palagi pa rin at pinapatuloy sa simbahan na malalaman natin ang ating pananampalataya para tama ang landas po natin. Hindi ka naman ipinanganak kaagad dito na mayroong Google na ano, memory. Hindi. Yung pananampalataya natin ay nagalakbay po tayo. Unti-unti po natin yung binubuo. Kaya hindi po nagbabago ang turo ni Kristo na tama na this is the truth. Ito po yung tama. Ito po yung ilaw mismo. Kaya hindi po totoo po yung sinasabi ng ibang mga nagbibisit sa Katnil na sila na ang katapusan na kung saan, akala ko ba, hanggang sa katapusan. Na parang sila na ang katapusan. Hindi ka nakakamumuhon talaga, Father. Bakit? Advent red, bilog. Si Jesus, the Alpha, simula and Omega, katapusan. Doon umiikot ang ating buhay sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo. At yan ang ating sinusundan. Mayroong hirap, mayroong kasiyahan, mayroong kalungkutan, mayroong pagtitiis, mayroong kamatayan, at muling pagkabuhay. Saan ka pa? Diba? Kompleto, Ricardos? Complete. Hindi katulad din sa iba na kung saan puro lamang siyesta, puro na lang kanta, talon-talon ka, pero hindi naintindihan yung buhay. Kapag merong sakit, merong naramdaman na sakit na problema, ang nangyayari, umiiwas na. Ang iba, nagpapakabinti na. Kasi hindi na intindihan kung ano ang buhay. Kaya yung buhay natin ay nakapattern talaga, napakaganda ng ating simbahan. Nandoon na lahat, nasa sa atin lang. Kaya hindi lamang po, it does not equals to the spiritual joy. Ano po yung spiritual joy? Father, Pasko po ang pinag-usapan natin. Oo, Pasko. Kaya nga, sabi ko, unang Pasko itapos na, isinabuhay natin uli para magiging masaya. Dahil meron po tayong apat na season. Season sa simbahan. No? Na kung saan, dito natin makikita ang ating buhay. Ang mga bata. Tayo, naging bata. Tama? Anong itinuturo sa inyong kanta nung una? Napapasko. Huwag mong sabihin na whenever I see girls and boys in the lantern on the street. Ha? Di ba Joy to the World? Sige na, huwag kantahin niyo. Ayun na, hindi alam yung ano. Bakit? Kasi Joy to the World, the Lord is come. Let ever see her king, let ever now, let ever. Bakit? Kasiyahan eh, saya lang eh. Spiritual joy, saya lang eh. Yun lang, saya. Yun lang ang pagkaintindi natin sa Pasko. Makakanta tayo, tapos binibigyan ng barya, thank you, ang babarat ninyo, thank you. Diba? Saya eh. Tapos tawanan na, apunta na naman doon. Pero may nag-explain po ba sa atin? Wala.
Kaya nanatili ang ating kaisipan doon sa spiritual na kasiyahan. Pero hindi lamang po dito, mga kapatid, no? Dahil meron pang malalim sa mga pangyayari sa ating buhay. Because it does not equals only for the joy, but also to the just judge. Alam natin kung ano na ang ating mundo. Nasadlak sa pagkakasala. At bawat isa sa atin ay may kasalanan. Ito yung panawagan. Kaya violet, purple, may konting repentance na kung saan hinihintay natin ang pagdating ng Panginoon. Ang pagsilang ng Panginoon na lagi nating isina sa buhay, spiritually, na pagdating niya. Siguro, ang iba sa inyo ay nagtataka, bakit hindi ibinibigay ng Diyos yung mga hinihingi ko? Nahihirapan ako sa buhay. Paano ba ibibigay ng Diyos kung nanghihinakit ka? Paano ba ibibigay ng Diyos kung masama ang loob mo? Paano ba ibibigay ng Diyos kung galit ka? At mayroong pagpapakasala. Grasya ng Diyos yan, kapatid. At hindi niya ilalagay sa maruming lagayan. Dapat malinis na kanhuban at busilang ng puso. Kaya huwag kayong magtaka at huwag kayong magalit sa Kanya. At huwag kayong magtampo dahil sa atin to. Kaya we are reminded in this Advent. Hindi lamang po ang Advento na ito na kung saan darating si Kristo sa pagkakapaskuhan, kung hindi sa buhay natin. Who knows? In every second, every minute, every hour, every day, every week. Sino nakakalam sa buhay natin? Pagdating din yan sa Panginoon. Yung mga biyaya na ibinigay ng Diyos, hindi ba dumating ng Diyos para i-hand over sa iyo yung mga grasya? Pagdating din yan sa Panginoon. Pero gaano ka ba kahanda? Kaya sinasabi nito, laging maging handa. Kaya sa buhay po natin, dapat mayroon po tayong pananabik, no? Nananabik ang ating puso, ang ating kalooban, ang ating isipan sa pagdating niya. Kahit anong oras man yan darating, ay maging handa po tayo. Na kung saan, dito makikita natin na dapat lumalago po tayo sa ating pagkahanda. Hindi lamang sa material na kung saan naging masaya ka tulad nung ikaw ay bata, nag-raff ka ng mga regalo, inilagay mo sa Christmas tree, sa ilalim ng Christmas tree, o gumagawa ka ng Christmas tree, nag-decorate ka ng Christmas tree, kumakanta ka, nanangaruling ka, kasiyahan yun eh. Hello, hi. Mayroong mga tawag sa labas na kung saan, natanggap mo na ba ang pinaganak ko? O, di ba? Pasok pa rin yan. Peace, mga din. Okay lang yan. May mga ibang important calls din yan. Yung mga ganung bagay, mga kapatid, na kung saan sa ating buhay dapat makikita at magmamature po tayo. No? Darating ang mabuting maghuhukom, a just judge. Sino yon? Si Kristo. Hindi hahatulan ang buhay mo kung saan buong buhay mo na mamamatay ka. Hindi. Ang gusto lang naman ng Diyos na ma-realize mo, tama na. Tama na ang paggawa ng mali. At magbago. Yun lang. Napaka-importante po ito. Dahil it connects everything. Dahil hindi natin alam ang ating buhay. Hindi dapat katakutan. Pero nandoon yung takot. Hindi ko sinasabing huwag kayong matakot. Dahil ang mga disipulo ay natatakot. Tao din tayo may puso. Lalo na sa mga natural na mga kalamidad at mga pangyayari ngayon. Pero anong ibig pakasabihin nun? Magdasal. Ipagdasal. Magsisi. Sino pong makakunik sa Diyos? Sino pong pakakinggan ng Diyos? Kung walang magdasal, paano makakarating ang ating mga hinahin? Tunay na dasal. Tunay na pagbabago. Diyan lang makakamtan ang tunay na kapayapaan at mapapakinggan tayo ng Diyos. Pero kung nanatili po tayo sa kaisipan na kung saan spiritual joy lang, na kung saan bata pa lang ang ating isip, na ito kasiyahan na ito, magising po tayo. Baka naratnan tayo ng Diyos na natutulog
Yun po sinasabi na tutulog ka pa. Kailangan gumising ka. Kailangan makita mo itong katotohanan na ito. Kaya sa paghanda mga kapatid, magbalik loob po tayo. No? Tingnan natin ang ating sarili, introspectively. At hihingi ng tawad. Kaya nagpatawag si Father Ben ng kumpisal. May nang kumpisal. At patuloy po tayong mangumpisal at magbalik loob sa Kanya. Sa ating pangumpisal, alalahanin natin yung mga nakaraan. No? Masarap po yung tanggalin yung ating mga kabuwib sa ating mga puso. Dahil yun po ang nagpapasikip sa ating kaluhuban. Mga hinanakit, mga sakit, mga problema, mga hindi naayos na mga relasyon sa mga nakaraan. Mahirap po ba hingin ng tawad sa Diyos? O ang nangingibabaw ay ayaw mo lang magpatawad dahil galit ka? Pero sa Diyos, pakikinggan niya yan. At higit sa lahat mga kapatid, sa paghahanda na ito, maging masaya ka na makikita mo ang lahat ng ito. Kaya yan ang gusto ni Kristo. Tama na, sobra na, magbago ka. Gagawin mo ng may kapayapaan at kagalakan. Kaya tatlo lang yung hinihingi sa atin. Repenting, remembering, and rejoicing. Yung tatlo na yan. Kaya kung magagawa natin yan sa unang linggo na ito, lalalim at lalalim tayo sa pag-intindi natin sa panahon ng Adbinto. Lalo tigit, maging mabunga ang pagtanggap natin ng pagsilang ng ating Panginoong Jesucristo sa panahon ng Pasko. Amen. Magsitayin po ang lahat at ipahay natin ang ating panahon. Sumasampalataya po. Silang handa sa anumang uri ng pagsubok at pag-uusig. Manalangin tayo. Amahatingin mo ang aming panalangin. Gampanan nawa ng mga namumuno sa pamahalaan ang kanilang tungkulin ng pag-ibig at katapatang katulad ng aliping naghihintay sa pagbabalik ng mga kanyang amo. Manalangin tayo. Amahatingin mo ang aming panalangin. Manahan nawa sa bawat tahanan at sa puso ng mga mag-anak at kapayapaang dulot ng Adbiyento at maging tagapaghatid din sila ng mabuting balita ni Jesucristo. Manalangin tayo. Amahatingin mo ang aming panalangin. Tanggapin nawa ng mga dukha, nagdurusa at inaapi ang biyayang pagkalinga ng kanilang kapwa at makita nila ito bilang tanda ng kabutihan. Nagmumula sa iyo, Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama, tingin mo ang aming panalangin. Makamit nawa ng mga minamahal nating yumao ang mga hanggang kaligayahan sa piling ng Panginoong Jesucristo sa paraiso. Manalangin tayo. Ama, tingin mo ang aming panalangin. Ama naming mapagmahal, patatagin mo kami sa pamamagitan ng Espiritu Santo upang manatili kaming tapat sa iyo hanggang sa muling pagdating ng anak mo at aming Panginoong Jesucristo. Amen. Ang lahat po ay magsiyo po para sa huling matulad at pagpapalain natin ang awit sa pag-aaral.
Sumainyo inyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusuko mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na birhing kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami ay nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kalakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kalakilaan. Santo, 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 sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagkapatawan ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagpunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na bibigay buhay at ang kalis kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan ng tugo ni Kristo ay pabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ligapin mong yung sipahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Aldo naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay kayo din ang lahat ng mga bumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalislinisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Kapangyarihan, kapangyarihan.
Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumayin niyo. Mga kapatid, magbigay po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Naghihintay siya.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, papakinabangan nawa namin ang aming pinagsaluhan upang sa aming paglalakbay dito sa lupang papalang. Aming mapanaligan ang iyong pagpapalang pang magpakailanman sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mauko muna tayo para sa parts. We begin the season of Advent and the new liturgical year. Let us celebrate this season, preparing our hearts for the birth of Christ. The Advent wreath service will be held before all the obligatory masses on weekends. The Parish Pastoral Council will be held on Tuesday, 5th December 2023, after the 6:30 p.m. Mass. All the PPC members are expected to attend. There will be a 3-hour Advent recollection on Saturday, 9th December 2023, in our parish from 9 a.m. to 12 noon. All leaders and members of all the ministries are invited to spiritually prepare ourselves for the birth of our Savior by participating in the recollection. Confessions, preparation for Christmas, can be made on 2nd, 9th, 20th, 21st, and 23rd of December for Tagalog before the respective masses. For the timings of confession, please refer to the notice board. In the spirit of Christmas, under the leadership of San Mia Parish Youth, our parish would like to reach out to domestic helpers and drivers of all faiths on Friday, 15th December 2023. We invite all parishioners to contribute generously by means of your prayers and financial support to provide them with Christmas hampers. The pre-baptismal seminar will be conducted for parents and godparents on Monday, December 11, from 7 p.m. to 9 p.m. in room number 14. Kindly register your name in the parish office. The seminar can also be attended before the birth of your child. The parish calendar is available for distribution. The price of the calendar is 375 pills, but it will be made available for 250 pills for our parishioners. The St. Teresa of the Child Jesus Saturday Oratory Group will have its last program for the year on Saturday, 2nd December. The oratory will resume in January 2024. With no immediate end in sight to the conflict, the Apostolic Nuncio, His Grace Archbishop Eugene, and the Apostolic Vicar of Northern Arabia, His Excellency Bishop Aldo Berardi, have decided to hold an ecumenical prayer service for the restoration of peace in the land of our Lord on Thursday, 7th December 2023 at 7 p.m. in Holy Family Cathedral. All priests, nuns, and all the Catholic faithful of Kuwait and members of other Christian churches are invited to attend this ecumenical prayer service for peace. For more details on the announcement, kindly check the parish app and the church notice board. Yours affectionately, Father Sabi De Sosa, STV Parish Priest. Nasitayin po ka. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Iko ang inyong mga ulo at tanggapin ang pagkapala ng ating Panginoon Jesucristo. May the Lord bless you. May the Lord give you. May He show His face to you and have mercy. The and give you peace.
Iwang, humayo kayo na puno ng kapayapaan at pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo. Salamat sa Diyos. Thank you.